para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan ko. At sabi ko, galit na galit ang mga dahuhan ng Pangulo Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap of a certain James Kumar and Lisa Marcos, through a common friend named Eric Santiago, alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang ano, kasi naka video call po eh. At ako ayon di umano itong si James Kumar interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung, hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay. Sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor. Kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar. And yung isa, Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kaya nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong, sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoy o si Eric Santiago at sinabi, teka muna, baka raw purtantad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito... So this happened... After the hearing. After first hearing po, natin. May 1. Bago po ako interviewin ng... Ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So dumating ito, mga 10, past 10, or 10,
10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang ano no, ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino three-way? Yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi. Hindi, sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap. Kasi, sabi niya, sino ikaw yun? Naman, sino? Yung Romy Enriquez, Your Honor. Romy Enriquez. Ngayon, okay. Ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan na wag nang ano kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya na hindi. Sabi niya, ano natin yan? Kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala eh. Papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon. Sinong na, papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si? Yung Picoy. Yung Eric Santiago, Your Honor. Yung, ang alam ko, taga Napol Commune eh. Kumsek? Yung bite Eric Santiago, Napol Commune. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam. Dahil po dito siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mabalik ko lang doon sa pag-misrepresent mo sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PIDEA sa ngayon. Noong panahon po ng recruitment process, na-complain ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, you were dismissed from your Honor, merong pinasubmit sa akin, may pinakomplay nga po yung PIDEA recruitment. Pinakomplay po lahat sa akin. Nakomplay ko po lahat yan. Ano pinakomplay sa'yo? Lahat po ng mga laking na documents. Halimbawa, halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may laking ako. Pinakomplay naman po, ito, may ganyan, alam mo ba ito? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan.